sa malayo at maunlad na bansa sa gitnang silangan. Nagkatagpo ang landas ni na Sherlyn at Edwin. Ang babae na may masakit na nakaraan, na ang tanging hiling sa buhay ay ang magkaroon ng anak. Kung kaya nang makilala niya si Edwin, ay agad na inalok niya ito ng proposal na bigyan siya ng anak. At isang kasunduan ang naganap sa pagitan ng dalawa. Ngunit sino nga ba si Edwin sa buhay ni Sherlyn? Chapter 1. Alriga, Deira, Dubai, UAE. Napabalikwas ng bangon si Sherlyn. Nananaginip na naman siya. 5 taon na ang nakalilipas, pero bakit hindi pa rin niya makalimutan ang asawa? Nasabunutan niya ang sarili. Naiinis siya. Pabangon siya sa kama nang maramdaman niya ang pagtama ng pinong buhangin sa kanyang mukha. Ano ba yan? Uwi ka ng dalaga. At nagmamadaling isinara ang bintana. Nag-sunstorm na naman, tanda na nagpapalit na ang panahon. Kinuha niya ang handheld vacuum cleaner para linisin ang nagkalat na buhangin. Hindi pa siya tapos nang isang katok mula sa pinto ang narinig niya. Bukas yan! Wika niya. Pumasok naman si Vanessa. Kasamahan niya ito sa trabaho at sa bahay. Kasalukuyan silang nangungupahan ng flat sa 17-story building na iyon ng Alcabisi Tower. At nasa 5th palapag sila. Girl, please help me naman. Tumitiling bungad nito sa kanya. Pasalampak itong humiga sa kama niya. Hawak ang nagri-ring na cellphone. Napatingin lang siya rito. Tumatawag na naman ang ex kong Lamok. Nangungulit. Lamok ang tawag ng mga Pinoy sa Arabong pulis. Talaga? Hindi niya ito pinansin. Habang patuloy lang siya sa pagbabacuum. Pinirangka ko na nga eh. Sinabi ko na ayoko na sa kanya. Dahil bukod sa kuripot, tatalunin pa niya si King Kong sa dami ng balahibo. Eh akala ko ba, pana ang last na ex mo? Pana naman ang tawag nila sa mga Indian. Yes, ex ko rin yun. Pero mas nauna itong si Ahmad kaysa kay Ravi. Sige na, Sherlyn. Help me naman. Ikaw na ako mausap dito, please. Eh di patayin mo na lang ang cellphone mo. Huwag mong kausapin. As if naman maiiwasan ko ang lamok na yun. For sure kung hindi dito sa bahay, doon sa salon yun pupunta. Sige na, girl. Please, help me naman. Ah, ako na lang ang maglilinis itong kwarto mo. At mabilis nitong kinuha ang vacuum sa kanya at iniabot ang cellphone dito. Vanessa, ano ba? Gulo mo to. Ikaw ang lumusot dito. Sherlyn, maniwala ka kapag kinausap ko yan. Panigurado sa kulungan mo na ako makikita. Makakapatay talaga ako ng tao. Please, sige na naman. Tatanawin kong malaking utang na loob to. Napailing na lang siya. Magaling ka naman sa pakikipag-usap, di ba? For sure makukumbinsin mo yan na kalimutan na ako. Besides, sa ating apat, ikaw ang pinakamatapang. Kahit sinong Herodes, napapasunod mo. Apat silang magkakaibigan na nakatira sa flat na iyon. Magkakasama rin sila sa trabaho, sa isang malaking salon bilang beauticians at hairstylist. Hi nako, Vanessa. Napakakulit mo talaga. Ipinilig na lang niya ang ulo. Sinagot na niya ang cellphone para matapos na ang kulitang iyon. Habang nakikipag-usap siya, ay ipinagpapatuloy naman ng kaibigan ang pag-vacuum sa carpet. Hindi lang buhangin ang nilinis nito, kundi pati buong kwarto niya. Thank you! Abot hanggang tenga ang ngiti nito nang ibalik niya ang cellphone dito. Vanessa, sa susunod, huwag ka nang pipili ng boyfriend ha, na ganun kakulit. Oo naman. Natuto na rin naman ako sa mga pagkakamali ko.
Thank you talaga, ha? Nakapagluto na ba ng almusal sina Myra at Sophie? Siguro, nasa kusina sila nang maabutan ko kanina eh. Uy, samahan mo nga pala ako sa Friday, ha? Mamimili ako ng mga dadalhin ko. Ang Friday naman ay katumbas ng Sunday sa Pilipinas. Ito ang rest day nila. Oo nga pala, malapit ka nang umuwi. Girl, mamimiss kita. Hindi ka na ba talagang papapigil pa? Pwede ka namang magbakasyon na lang at i-renew ang kontrata mo dito. Hindi na. Gusto ko nang bumalik ng Pilipinas. Kahit sabihin pa marami akong masasakit na alaala doon, love ko pa rin ang bansa natin. Diba? Sabi mo wala ka ng pamilya? Eh, sino pa ang uuwian mo doon? Hindi siya sumagot. Sorry ha, alam ko na ayaw mong napapag-usapan ang personal mong buhay. Pero, 3 taong mahigit na tayo magkakakilala at itinuturing na kitang kaibigan. Kahit kailan, hindi ka pa nagkwento ng tungkol sa sarili mo. Masyado kang malihim. Pero kahit gano'n, nagugustuhan ka namin kasi mabuti kang tao at marunong kang makisama. Lagi mo kaming tinutulungan kapag may isa sa amin na may problema. Maniwala ka man o hindi, we care for you and we love you. Kung totoo ang sinasabi mo na wala ka ng pamilya, edi kami na lang ang pamilya mo. Mahabang litania nito. Napangiti naman siya. Thank you sa concern niyo, ha? Ako din, I care about you. At sa kanila. Tama ka, nag-iisa na nga lang ako sa mundo. Pero may balak rin naman akong magkapamilya. What do you mean? Mag-aasawa ka na? Haler, ikaw pa? Saksakan ka ng sungit sa mga lalaki? Lahat ng lalaking naligaw sa'yo binastad mo. Alam mo bang nangihinayang talaga kami sa'yo? Kasi binuburo mo lang ang ganda mo. Kung ako lang ang may ganyang beauty kagaya ng sa'yo? Hay nako girl, matagal na akong nag-artista. Wala naman akong balak na mag-asawa. Mag-aanak lang ako at iyon ang magiging pamilya ko. What? At tumango siya. Sigurado ka, girl? Hindi na big deal sa Pilipinas kung magkaanak ka ng walang asawa. Isa pa, I think sapat nang naipon ko para magsimula ng bagong buhay. Magne-negosyo ako at palalakihin ko ang magiging baby ko. Naku, nasasabi mo lang yan kasi hindi mo pa nararanasan, girl. Napakahirap magpalaki ng anak nang walang asawa. Isa pa, sarili mo lang ang iniisip mo. Paano ang magiging baby mo? Karapatan niya ang magkaroon ng ama. Karapatan niya na magkaroon ng isang buo at maayos na pamilya. Hindi na siya sumagot pa. Sa halip ay sinalubong lamang ang tingin nito. God, Sherlyn, seryoso ka talaga, no? Ano ba talaga ang nangyari sa'yo? May nanakit ba sa'yo noon kaya naging ganyan na pananaw mo sa buhay? Nanatili naman siyang tahimik. Okay, sige na, suko na ako. Alam kong hindi kita mapapagsalita. Basta ang masasabi ko lang, napakaswerte ng lalaking mapipili mo na maging ama ng anak mo. At napangiti naman siya. Thank you for understanding, ha? Hay nako, hindi ko naiintindihan dahil kahit kailan hindi mo ipaintindi. Mataray na sabi nito. Napangiti na lang ang dalaga. Oo na, sige na, basta thank you sa lahat-lahat. Sa bagay, 25 ka na, bahala ka na nga kung anong gusto mong gawin sa buhay mo. Nakangiting wika ng kaibigan niya. Samantala, sa bansang Bahrain, napabalikwas ng bangon si Edwin. Nananaginip na naman siya. Napaungol siya sa sobrang sakit ng ulo at napahawak siya sa noo. May benda iyon. Inilibot niya ang paningin. Puro puti ang nakikita niya. Nasa loob siya ng isang hospital. A woman wearing a white coat entered the room. Tinanggal niya ang mga tubong nakakabit sa katawan at naalala na niya ngayon. He just finished his mission
and this woman was an Arabic doctor. Magandang araw. Bati nito sa wikang Arabic. Magandang araw din. Tugon naman niya. How are you feeling now? Medyo may kaunting nginig ang boses nito. Hindi naman siya sumagot. Tumingin lang siya pa ilalim. He knew he was carrying her. With his strong facial features, and he looked more like a dangerous bandit than a helpless patient. I want to get out of here now. Aniya sa malaki at malamig na tinig. Well, as I see now, you are fit to leave. Your wound and bruises are recovering quickly. You just need a lot of rest and take your medicines on time. By the way, you have two visitors outside. Iyon lang at nagmamadali na itong umalis. Isang Arabong nakakandura ang pumasok pagkalabas ng babae. Binati siya nito sa wika nito na tinugon niya rin. He handed him a laptop and a black bag. Binuksan niya ang computer. Nakaprogram na iyon. Tiningnan niya ang laman ng black bag. Naroon ang kanyang bagong passport na may bagong pangalan. Isang bundle of dolyar, car keys at isang baril. Tumango siya na tinugon din ito ng ganoon. Paalis na ito na bigla itong huminto at humarap sa kanya. I know I am not allowed to speak because it's part of the deal. But I want you to know that in behalf of my country, I want to say thank you. Yumukod ito bago tuluyang umalis. Pagkalabas nito, isang muling lalaki ang bumungad sa pinto. A man whom he knew so well. What are you doing here, Toby? Bungad niya. Hindi naman ito sumagot. Lumapit lang at tiningnan siyang mabuti. Compassion was very visible in his eyes. He sat on the vacant chair near the bed. Go to Sheikh Faisal Villa. I have my private jet there. You will go back to the Philippines. Now. Hindi nito pansin ang sinabi niya. Kumusta ka na, kuya? Hindi naman siya sumagot. It's been a long time. God, napakalaki na ng ipinagbago mo. Kung hindi dahil sa mga mata mo, hindi kita makikilala. Anong ginagawa mo rito? Galit naman niyang tanong. Anong ginagawa mo sa sarili mo, kuya? You're becoming suicidal. Damn it, Toby. Answer my question. Why are you here? Napailing naman ito. I'm so lucky I found you alive. Go home, Toby. His tone turned dangerous. The old man is dying. You're wasting your time. Go home, Toby. Napabuntong hininga ito. Hindi mo na ba talaga siya mapapatawad? Napakalaki ng kasalanan niya kung mapapatawad siya ng asawa ko. I will forgive him. Pero huli na ang lahat. Wala na siya. Patay na ang asawa ko. Kuya. Go home, Toby. It's very dangerous here. Sa kalagayan ko ngayon, hindi ko masisigurong mapoprotektahan pa kita. I work in NBI now, Intelligence Division. Thanks to you at sa mga padala mo, nakapagtapos kami ni Marilyn. Nasuportahan ang pera mo ang hasyenda at nabawi namin ang lahat ng mga ari-arian natin na nailit ng bangko. Hindi naman siya umimik. At first, hindi ako makapaniwala na ikaw ang tinatawag nilang Anino. One of the best pie in the world. You sell information and get information for a price. Even our agency hired you but nobody knows who really you are. Napangiti naman ito. They don't even know that you're a Filipino. Kung hindi ko aksidenteng nabasa ang profile mo at pinag-aralan, hindi ko maiisip na ikaw iyon. Alam kong nagtatrabaho ka sa NBI, kaya hindi na ako nagtataka na natuntun mo ako. But please, do me a favor. This is not the right place, nor the right time para mag-usap tayo.
I want you out of this country. Now! Napahinga naman ito ng malalim. I understand. May iniabot itong envelope sa kanya. Napatingin siya rito, ngunit ngumiti lang ito. I am here to bring back your life, kuya. Stop killing yourself. When you're ready to live again, call me. Kadarating lang ni Toby sa Bahrain International Airport nang tumunog na ang cellphone niya. Napangiti siya. Kahit hindi niya tingnan kung sino ang tumatawag, ay alam na niya kung sino iyon. Inaasahan na niyang tatawagan siya nito sa oras na mabasa ang laman ng envelope na iniwan niya. Is it true? She's alive? Bungad ng pamilyar na boses sa kabilang linya. Yes, kuya. How come? Kasama siya sa mga survivors ng sumabog na barko. Iniba niya ang pangalan niya kaya hindi mo siya na-trace. Pero nagdadalang tao siya. Oo, kuya. Pero patay na ang bata ng maipanganak niya. I'm sorry, kuya. Nasaan siya? Nasaan? Nasa UAE, sa Dubai. Nag-abroad siya pagkamatay ng baby ninyo. Anong pangalan ang ginagamit niya? Sherlene. Sherlene Sandoval. At naputol na ang linya. Malungkot na pinatay niya ang cellphone. His brother and his sister-in-law had been through so much. Saksi siya sa lahat ng mga pagsubok na pinagdaanan ng mga ito. He was hoping and praying na maging maayos na ang lahat. Panahon na para muli silang lumigaya. Samantala, hindi naman magkanda-ugaga si Sherlene sa pagdadala ng mga pinamili nila ni Vanessa. Nasa Carrefour Deira City Center sila at namimili ng mga dadalhin para sa pag-uwi niya sa Pilipinas. Mauna na ako sa kotse. Ilalagay ko itong pinamili natin. Paalam niya sa kaibigan. Samahan na kita. Madami yan. Mukha ka ng Christmas tree. No, Vanessa, kaya ko na to. Anyway, malapit lang naman ang car park eh. Sure ka? Oo naman. At saka, bibili ka pa ng pabango, diba? Sa third floor pa yon. O sige na. Sunod ka na lang sa Paris Gallery, ha? Baka hindi na sakit na ng paa ko eh. Antay na lang kita sa sasakyan? Naka-high heel siya, palibhasa ay maliit sa taas na 5 talampakan at 1 pulgada. Okay, pero baka matagalan ako. Alam mo namang matagal akong pumili. Napangiti naman siya. Alam ko, don't worry, tatambay na lang ako sa coffee shop. Okay, sige. At saka iniabot nito ang susi ng sasakyan. Ingat ka sa mga manyakis ha. Paalala pa ng kaibigan. Hay nako, sa dami ba naman ang bitbit ko? Iahambalos ko talaga ito sa kanila. Yung pinamili mo lang, wag mong isama ang sakin. Biro naman ito. Okay, sige na, I'll call you. Ang saya na pakiramdam ni Sherlene. In fact, excited na siya sa nalalapit na pag-uwi. Sa 3 taon na pagtatrabaho niya sa UAE, ay namiss niya ang Pilipinas. Kahit na wala siyang uuwian doon, ay iyon pa rin ang tahanan at bansang sinilangan niya. May mga plano siya at umaasa na matutupad lahat iyon. Nakangiti siyang naglakad papunta sa kotse. Mabuti na lang at pinahiram sila ng amo ng sasakyan. Hindi na sila mahihirap pa maghintay ng taxi. Mabuti na lang din at marunong mag-drive si Vanessa. Naisalansan na niya ng maayos ang mga pinamili sa likod ng upuan ng may isang bagong black Mercedes-Benz na dumating at nag-park sa tabi ng kotse. Napawaw siya sa gara ng kotse. May lumabas na isang matangkad at matikas na lalaki mula roon. Confident na tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Tinted ang salamin ng kinalululanan niyang kotse, kaya siguradong hindi siya makikita nito.
hindi siya sigurado kung Asian o European ang lahi ng lalaki. May itsura ito at in fairness, ang lakas ng dating. Pero may kung ano sa lalaki na parang nakakatakot. Hindi niya maipaliwanag, but he looked mysterious and undeniably dangerous. Kinilabutan siya. Ano ba ang kanyang naiisip? This man might embody the definition of a tall, dark and handsome man. Pero hindi niya ito type. Pumasok ang lalaki sa loob ng mall. Napasunod ang tingin niya rito. Kinabahan siya. There was something familiar in the way he walked. Nanatili siya sa loob ng kotse. Lumipas ang ilang minuto at nakaramdam siya ng pagkabagot. Napagdesisyon na niyang sa coffee shop na lang hintayin si Vanessa. Nag-freshen up siya. Tinanggal niya sa pagkakatali ang mahaba at kulot na buhok. Madalas siyang tinatawag na marimar dahil sa bagong hairstyle niyang iyon. Natural na mahaba at tuwid ang kanyang buhok. She tried something new. Kaya nagpukulod siya at bumagay naman iyon sa kanya. Napatingin siya sa salamin. Napakalaki na ng kanyang ipinagbago mula nung makarating sa bansang iyon at magtrabaho sa salon. Aaminin niya, mas lalo siyang gumanda at naging moderna. Hindi sa pagmamayabang, pero napakarami niyang manliligaw na iba-iba ang lahi. Ewan niya, ngunit wala talaga siyang nagustuhan ni isa man sa mga iyon. Tinanggal niya ang suot na blazer. Humahakab sa buong katawan niya ang suot na bestida. She put a light lipstick at nagpabango. Isinara niya ang kotse at siniguradong nakalak iyon. Sa pagpasok pa lang ng mall, ay pinagtinginan na siya ng ibang mga nakakasalubong. Paghanga ang nasasalamin niya sa mata ng mga ito. Inilibot niya ang paningin. Parang may hinahanap ang kanyang mga mata na hindi niya mawari. Naalala niya ang lalaki sa car park. Ewan ba, pero gusto niya itong makita. Siguro, talagang naiintriga lang siya rito. Nakatayo lang siya sa isang tabi nang may isang dambuhalang Arabiana na bumangga sa kanya. Napatili siya. Sa lakas ng impact ay tumilapon ang dalaga. Malapit nang mabagok ang ulo niya sa sahig nang may malalakas na bisig na sumalo sa kanya at inilalayan siya patayo. Lilingunin na niya saan ang taong tumulong sa kanya nang marinig niyang nagtatatalak ang dambuhalang babae. Narinig niyang nilait at minura siya nito sa salitang Arabic. Dahil nakakaintindi rin ang lengguwahe nila, ay nag-init din ang kanyang ulo. Nanggagalaiti siya. Ang kapal na mukha ng babaeng ito? Ito na nga ang nagbangga? Ito pa ang may ganang magalit at magmura? Tinapatan niya ang galit nito. Ang pinakaayaw niya sa lahat ay iyong inaapi siya. Galit na galit na minura at inaway rin niya ito sa salitang Arabic. Mas malakas pa yata ang boses kaysa sa boses ng babae. Nagulat ang babae at hindi nito akalain na lalaban siya. Napahiya ang Arabiana, kaya dinaan sa galit ang lahat. Akmang dadaluhungin siya nito nang bigla siyang umangat sa sahig. Imbes na ang inaasahan na pagsapok sa kanya ng babae, ang maramdaman ay malalakas na bisig ang bumuhat sa kanya at mabilis siyang inilayo sa lugar na iyon. Napadilat si Charlene. Nanlaki ang kanyang mga mata. Pangko na siya ng lalaking nakita niya sa car park. Mabilis ang kilos nito at parang hindi nito iniinda ang bigat niya. Put me down! Nagpapasag siya na parang isda na nahuli sa isang lambat. Parang natulala naman siya dahil sa matigas na tinig nito. Pumasok ito sa isang restaurant at ibinaba siya sa isa sa mga upuan doon. Stay here and I'll take care of everything. Wika ng binata. At saka hinawakan siya nito sa magkabilang balikat. Nasyak si Charlene. Kaboses na kaboses ito ng asawa niya. Bumuka ang kanyang bibig
pero walang lumabas na salita. Relax, uwi ka ng binata at saka hinawi ang ilang hibla ng kanyang buhok na tumakip sa mukha at saka bumulong. Don't give me that look. Your lips are so tempting. I might kiss you right here, right now. Hinawakan nito ang kanyang baba at bahagyang itinaas. Napasara naman siya ng bibig na noon lang niya na-realize na nakabukas pala. Kinausap ng binata ang tila manager ng restaurant na iyon at saka lumabas. Natulala pa rin si Charlene. May lumapit na waiter at binigyan siya ng isang basong tubig. Mabilis niya itong ininom. Narelax siya ng konti at nagtanong kung saan naroon ang kanilang comfort room. Sa CR ay pilit niyang pinakakalma ang sarili. Huminga siya ng malalim at naghilamos. Alam niyang hindi ang eksena sa dambuhalang Arabiana ang nagpapakaba sa kanya ng ganito, kundi ang lalaking tumulong sa kanya. Ano ba yan, Charlene? Maraming nagkakapareho ng boses sa mundong ito. Nagkataon lang na magkapareho sila ng boses. Pagalit niyang wika sa sarili. Para siyang baliw na nagsasalita sa harap ng salamin. Mabuti na lang at nag-iisa siya roon. Mabilis niyang inayos ang sarili at nagulat siya ng mabungaran ng lalaki paglabas niya ng banyo. I thought I would need to break down this door just to make sure you're alright. What are you doing here? Pasuplada naman niyang tugon. What a temper. I think you should thank me. Excuse me, I did not ask for your help and besides, I don't know you. Tinalikuran niya ito, pero agad siya nitong napigilan. Hinawakan nito ang kanyang braso. Don't touch me. Piksi pa niya. Relax, mag-uusap lang tayo. Filipino ka? Nabiglang tanong niya dito. Ngumiti ito at iginiya siya sa isa sa mga private rooms doon. Cubicle iyon kung saan may privacy ang mga customers habang kumakain. Teka, anong gagawin natin dito? Tanong niya sa lalaki. Kita niyang may pagkain ang nakaserve sa table. Seafood platter at paborito niya iyon. Can't you see? Kakain tayo. Ayokong kumain. Aalis na ako. At sabay tumalikod si Charlene. Pero nahawakan nito agad ang kamay niya. Parang may nag-spark na kuryente sa pagkakadikit ng mga palad nila. Napapitlag ang dalaga at saka hinalbot niya ang kamay. Please, samahan mo muna ako. I don't want to eat alone. Pero bakit kita sasamahan? Hindi naman kita kilala. Kahit sabihin mong magkababayan pa tayo, istranghero ka pa rin. Uwi ka ng dalaga. Sabihin na natin ito ang bayad mo sa pagtulong ko sa iyo. Mababa pa rin ang tono nito kahit sinusupladahan na niya. Excuse me? Hindi ko sinabing tulungan mo ko at hindi ko kailangan ng tulong mo. Ang babaeng hipopotamus na yun ang maluwag ang tornilyo sa utak. Tukoy niya sa Arabiana na bumangga sa kanya. But you could have broken your neck if I didn't catch you on time. Uwi ka ng lalaki. Natahimik naman si Charlene. Ito pala ang lalaking sumalo sa kanya. Kung hindi dahil dito, malamang basag na nga ang bungo niya. Napahiya siya sa lalaki. Okay, I'm really starving. Let's eat. Saka hinila nito ang upuan at pinaupo siya. Pumuesto ito sa katapat na upuan at nagsimula ng kumain. Napatulalang napatitig naman siya rito. Napakagana nitong kumain. Parang isang taon itong hindi nakakain. Napatingin siya sa mga nakahain. Parang nagugutom na rin ang dalaga. Kaya napalunok siya. Kumain ka na. Mas masarap itong kainin habang mainit. Please, I insist. At tumusok ito ng kalamares at isinubo sa kanya. Hindi niya napansin na kusang kumilos ang mga kamay. The next thing she knew,
kumakain na pala siya. Wala silang imikan habang kumakain. They both concentrated on their meals. Nagkamay ang lalaki. Nakakamay rin siya, gaya nito. Iba't ibang klaseng laman dagat ang nasa harapan nila at nakahain. Lahat iyon ay kanyang paborito. Hindi pansin ni Shirlene ang matiim na tingin sa kanya ng lalaki. Nakangiti ito ng palihim at parabang tuwan-tuwa habang pinagmamasdan ang dalaga. At dito muna po nagwawakas ang unang bahagi ng ating kwento. Samahan niyo po akong muli para sa part 2 ng kwentong Kasunduan. Maraming salamat po!